Morning, guys! Ay, pag-ulan na ba natin? Day 3! Day 3! So, magsisigure tayo, guys. Visitor naman tayo ngayon. Pero bago ang lahat, magbe-breakfast muna tayo. Sa baba. Let's go na! May naka-tire niya, guys. Yes, guys. Naka-dress siya. Ayan, shoes. Tara tayo sa restaurant. Ayan, wala nang ulan. Kanina kasi, muulan. Hindi naman ulan na ulan. Ambon lang. Medyo malakas. Mabuti naman, maaraw-araw na. Para naman masaya ang city tour natin. Kaya mamaya guys, tatry na yung mag-swimming dyan mamayang hapon. Ayan siya ngayon. Breakfast time. Breakfast for today, guys. Nakuha ako ng chicken, vegetable, egg, bacon, and sausage. Siyempre, meron pa rin tayong fruits at coffee. Sa kanya naman, may vegetable siya. Lang, guys. Chicken. Ano nga ba ito? Cereal? Favorite. Saka, Japanese. So, let's eat na, guys! Na lang namin yung service namin para sa city tour. Dito na rin siya sa labas. Hintayin na lang natin. Ito nga pala yung mukha na ng dosit. Diba? Ito, si ano? Ayan. Ano pangalan ng eagle, si kuya? Vigo, Vigo. Vigo? Vigo, oh. Vigo pala ang pangalan nito, guys. Ganyan. Sa 1,000 bill na eagle. Yeah. Pupuntahan natin siya. Ang ganda niya, no? Kaya pala. Going to People's Park muna tayo ngayon. Ngayon lang kasi mo, may shoreline kasi. Kaya ito mo pala kung malamig siya. Dito na kami, guys, sa People's Park. Ang sikat na People's Park. Kasi hindi lang itong park na pero sikat to. Ito sa Dabang. Ito, guys. Ang ganda dito sa People's Park. Ang laki pala niya. Ayan siya, oh. Wow! Di ba? Ganda. Magpapapicture lang kami dito, guys, ha? Nagpicture kami doon sa eagle na yan. Ang cute niya. Oh, mukha may field trip pa. Talaga natataong kami lagi sa may field trip. Pasok tayo dito sa loob. Ayun pa. Picture pa tayo dun sa loob. Yan. Ang laki pala nito. Hindi ko ina-expect na ganito to kalaki. Lakad tayo. Pasok tayo sa loob. Tingnan natin kung ano pang meron sa loob. Para rin pala siyang Luneta Park. Katuwa yung mga estudyante. Oh. Field trip nila. Di ba may I Love Davao? Dito tayo sa I Love Davao. Ang simple lang dito pero nakaka-relax. Tapos yan, no, ang dami pa niyang mga bench. Pwede kayo magpahinga. Ah, meron pa dun, oh. May mga, ano. Dito muna tayo pa ganun. Ganda dito, guys. Ang aliwalas na pakaraming puno. Tignan nyo naman. Kahit yata maaraw, malilim pa rin dito. Sarap-sarap maglakad-lakad, oh. Ang sarap nga rin mag-jogging dito, no? Guys, kalmado lang. Diba? Lang. Ganito yung mga gusto nating tour. Mga kalma lang. Chill-chill lang tayo, chill, guys. Chill-chill lang. Kailangan magpapagod. Walk-walk lang. Diba? Hindi tayo napapagod. Hindi masyadong hindi pinagpapawisan. Para laging fresh. Yan. Dito pa. Ay, ang cute naman nun. Kuhanan din natin sila. Ito tayo doon. Ang cute nito, oh. Siguro ito yung mga sinaunang tao dito sa Davao. Ganyan. Ang galing lang. Ito naman tayo sa isa. Ganun din. Talaga mga ancient people to dito sa Davao. Ganda. Tayo. Ayun na, meron pa doon, no? Punta tayo doon.
Ang sarap naman tumambay dito, no? Alam mo yung kapag estudyante ka... Alam mo yung pag estudyante ka, ang sarap mag-review dito. Parang ikagaya ko sa ano, yung parang park lang. Sa ano? Hong Kong yata? Hong Kong. Ganda lang. Mas malaki pa to sa ano? Parang mas malaki pa to sa Luneta. Saka ang ganda yung mga upuan. Yun ang maganda dito eh. Nakaka-relax ang vibes dito. Next, ano naman tayo, guys? So next, tayo sa... ano naman tayo? Destination. Next destination. Alaman pa natin kay Kuya Driver. Yeah, kung saan tayo. Kung saan ang sunod natin pupunta. Guys, palabas na tayo ng People's Park. At least na capture na natin mga kailangan i-capture doon na pictures. Pag-picture na rin kami. At nakita namin yung laki ng People's Park. Nakaka-relax siya. Eh, ang panahon pa naman ngayon ay ang hangin, no? Yes. Ang sarap ng panahon. Nakaka-relax talaga. So, let's go! Punta na tayo sa ating service. Dito na tayo guys sa Durian Factory. Dito na rin tayo bibili ng pasalubong na durian. Ayan, dito sa apo ni Lola Durian House. Diba? Dito tayo. Ay, kapitbahay ni Lola, pasalubong. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Apo ni Lola Durian King. Ay, ang ganda. Eagle din pala to. No? Talagang sikat ang eagle dito. Hi, ma'am. Good morning. Good morning. Pre-taste to. Thank you. Pre-taste pa sila. Oh. Ayan. Ang daming tao, no? Ma'am, sir, may mga pomelo tayo. Si Bless, si ganda naman. Ganito pa siya, oh. Dami, ang daming tinda dito. Iba-iba. Ganda. Kasi ito yung mga t-shirts nila. Ganda ng mga design ng mga t-shirts. Promise. Ayan. Mga keychain din naman. Ay, ganda naman ito. Davao City. Parang gusto ko ito. Eagle. Ito, blue. Hirap ang galing, ha? Ganda naman, Miguel. Pero parang mas gusto ko kung may nakalagay na daba. Mas maganda pa ang daba. Life is here. Ito na lang. Pinamili natin. Ay, ayan! Yeah, picture tayo! Yeah, picture tayo dyan! Apo. Yes, si Arnel, ano, Calier, Aki, apo ni Lola. Yung tatay niya, punsong anak ni Lola. Ah. So, yung legacy talaga nila, ako na pass on sa kanila.
Kasi dito sa kabila, yung Lola Abalos, mga san yan nakasabay. Grabe, 1894 pa siya pinanganak tayo, no? Yes, yung Lola. Siya 1965. Wow. Ito naman, 1962. Ang bata pa pala nung namatay. Saan makaisip ko kayo? Si Lola, siya yung nag-start ng pala. Mga Kastilya. Si Lola Abon. Ngayon kasi traditional ang tawag. Traditional. Kasi galing. Ngayon naman, ang ginawa niya po, gumawa siya ng sarili niya ang product life. Yung mga Dorian Yama naman, innovation type na yun yung ginawa niya. Ako ni Lola ang tawag. Ako ni Lola. Ako ni Lola yung Arnel. Yes. Kasi siya na ang yes. Nag-handle niya. Legacy na kasi. Sole proprietor siya dito. Tapos, siya ang partner na si Tito Rizzo. Kaya makikita niyo may police tayo dyan. Galing. Government Service Insurance GSIS System, GSIS. Yan po ang main office ng GSIS. GSIS Davao. Dito na tayo guys sa Japanese Tunnel. Isa to sa mga pasyalan dito sa Davao. Ayan, sikat na pasyalan to. Dito naman tayo ngayon. Sino yung kasama? Good morning pala. Hi guys, this is Geisha po, entertainer in Japan. Hi Geisha. Yes. So this is a real tunnel. It was built 1942 during the World War II po. World War II pa. Yes. Pilipino captured ang dagdag ng tunnel with the supervision of Japanese. So yung mga structure is still the same pa rin. 84 years na po yan nakatayo. Yeah. There's no pulling bridges. Don't step on the pusa kasi sleeper. Just stay in the right side. Ah, sige, sige. So ito po. Sige, it was around 1945. Tapos binalikan ng mga Japanese 1960 with project. So after that, mga 20 years ulit, so nasa 40 years na, nabili na po ng may-ari dito. This is a private unit. This is not only ah, private office. Na to ngayon. Yes. The factory was renovated because muddy, pero yung structure are still the same. Okay. So talagang mapuyan siya. Mm-hmm. But then the lights that they used before is so low, we changed na kasi uso po. And dito naman po sa loob ng tunnel, we have quarters. Yung meeting room and then... Oh, may meeting room pa sila dito. Yes. Wow. And since multiple exit dito, may tunnel yun sa likod. Ang cute naman. Dito. Ay! There's a Buddha. Kasi may Buddha nakuha dito before. Pero hindi daw totoo. Totoo? Totoo? Wow. One of the Yamasita at 8 times a group. Wow. Eto, ang dito, ang hindi totoo. Kasi naka-display nito. But the real one, they found it. Ano to, gold? Yes po. Ah, ito yung hindi mo replica na lang. Picture mo yun, ma? Oh, okay. Okay lang. So, may tagukin yan. Yung way na yan, kita niyo po? Oo. Dati tunnel yan. But ngayon, sinarado na pa. Ah, okay. Sige pa. So, this area. So, dito nga po nakuha yung Buddha and the gold bars. Mahaba. Ang galing naman, no? Bukha na lang nakuha yung Buddha. Mas mahaba pa yun dito, 7 kilometers. This one, 7 kilometers. Balloon. Can you imagine, magubuhay sila ng ilang years dito kasi they have water and they live so. Ah, okay. We put this one na alam ha? Sige po. Kasi, alam siya 10 feet. 10 feet siya? Kaya makakalasan yung water so that they can get loud. Can you imagine the cage? 5 to 6 people. 5 to 6 people. Some other days, they try to be cash at all. Pero, mga mabubuhin people. Kung may kasi ang resort te? Opo, after 5 years. After 5 years? Kasi ginawa ng ano, yung may hotel po siya. Ako sa madalas yun ah. Don't step dito po. Tapos may pool and restaurant. Ah, okay. Ay, nasa ng pool and restaurant? Parang tapos sa ibon siguro. May mga ibon kasi. Ayan guys. So tapos na tayo sa tunnel. Hanggang bukha na lang ako guys. Hindi ko kay tayo yung mga hindi pala siya pang tunnel. Hindi ako pang tunnel guys. Parang habang tumatagal yung papasok. Paso, hindi ako makahinga doon. Saka medyo padilim na rin ang padilim. Ah, padilim ng padilim. Saka, ay, ayoko guys. So, dito na lang tayo sa labas. Ano lang kasi, kami lang dalawa talaga. Plus guys. Yung tour guide. At least nakita natin na ganun pala ang loob ng tunnel. Pero kung marami sana yun, masaya. Basta, nakakaiba siya. Napaka-historical nung tunnel. Oo, hanggang doon lang ako sa unahan. At least, di ba? At least na video naman natin nakaupin.
may mga thrill din talaga kung ating travel. Ano ba sabi mo nga na kayo na lang doon ako? Ba, nawala ka agad sa likod ko. Bumalik hanggang ako agad, guys. Nandun ka na agad. Kasi feeling ko, yung hanggang pumasok ko pa niyang pumasok doon sa dulo, I feel parang maubos ako ng oxygen. O medyo, gusto ko ng hangin. Nawala siyang bintana, no? Tapos sa tag. Ayan. So, okay, guys. So, next destination natin ngayon, Philippine Eagle. Pupuntahan naman natin yun. Yun daw yung nasa 1,000 peso bill. Yung bagong 1,000 peso bill ngayon. Kakaiba rin po yung mga... Bearing place po siya. Ah, so lahat ng bukas talaga ng bunga dito? Nandito po. Yes po, ma'am. Mangosteen, durian, rambutan, lansones. Bearing eh. Mangosteen sa... Pomelo. Yan ano ba sabi ng pomelo? Wow! Husky! Ano yung isa, Kuya? Alaskan? Maltese at saka Daksha. Wow. Ito yung Malagos Garden. Dito, Kuya. Ayan. Kakainan na siya. Parang kainan siya, Kuya. No? Yan yung 850, no? Oo, 850. Tapos, yan nga, purpose na ito. Para magkain lang kayo. No? Oh. Ano itong puntahan natin? Eagle? Philippine Eagle. Gusto ko makita yung... Kamukha-kamukha niya, Kuya. Ay, nasa 1,000. Siyang siya. Si Vigo. Guys, nandito na tayo sa Philippine Eagle. Ito tayo sa entrance. Gawa ng mga? Mga preso po. Mga preso. Kaway po siya, ma'am. Pinokip. Mag-trip ito tayo, magbabayad daw tayo ng environmental fee na 5 pesos. Oo. Ayan, masyadong maano dito. Manage. Dalawa po. Ayan daw yan. Ano yung turn masyadong maano? Oo nga, maganda nga. Kasi gusto nga ng mga eagle yung gantong. Naramdaman mo pa sila. Eagle dati. Wow. Alam mo para itong ano na yung Pilipino. Diba? Ayan. Alam mo yung pag-field trip dati. Alam, gustong-tuwa ako kasi kanina yung tunnel. Wala masyadong kahangin-hangin. Ngayon naman, puro tayo oxygen. Look, oh. Tuwa ka kanina. Oo. Hindi kanina parang... Ang bilis mo mawala sa likuran ko. Grabe ka. Okay na, Kerry. Kaya pag gusto-gusto ko. Lakad-lakad lang muna tayo. Susundan lang daw natin itong daan. Lakad-lakad lang tayo. Yes. So relaxing dito, guys. Ang ganda na ambience. Nature, tignan nyo naman. Nature talaga siya po. Ang sarap ng pagpapahinga natin dito sa Davao, guys. Sarap na. Relax, refresh. Inhale, exhale. Pero nung pinunta siya ng tunnel. Pinunta? Nandiyan na lang ako sa tunnel. Hindi ako nakasalita. Hindi na siya maka-inhale, exhale. Hindi ako maka-inhale, exhale. Ayoko talaga. So ngayon ko lang na ano, sarili ko. Hindi ako pwede doon sa mga kulong na kulong na kulong. Diyos me. Yeah, Philippine Eagle Center. Pakita natin. Yeah, this way daw to Philippine Eagle Center. Yan ang. Medyo maputik pala siya, ha? Tama-tama naman ng mga nakaputing sapatos kami. Oo. Oh. Hmm. Kumukha nga niya eh. Vigo. Sarap naman. Sarap marinig ng agos ng tubig. Wow, yung tao. Wow. Tayo magbabayad ng entrance fee. Please pay at the gift shop daw. Saan yung gift shop?
po yata. Ito tayo magbabayad. No? Sabi niya shop guys. Yung notebook ko. Di ba hindi ka sa notebook? Ay wow, ang ganda nga. Tip niya. Oh, do 70 na. Yan. Okay lang, tayo kay... Ay, mga fish! Tilapia. Tilapia coins and carpa po. Wow. Ano daw? Koi, saka? Tilapia po. Then carpa din. Carpa? Carpa? Yes po. Tayo kay Bigo. Shortcut. Yes po. Pila ba dong kay Bigo? Hmm. Yun naman. Ang jijingay nila. Ayun na sila pala. Jijingay nila o. Punta natin si Vigo guys. Yun na ba siya kuya? Hindi pa po. Hindi pa. Malalaking. Para pala siyang ano no. Artista. Nasa huli, nasa dulo pa. Lucky tayo kasi namin siya sa favorite spot. Wow. Ba't ba sila lagi nakatalikod? Siya sa favorite spot niya ngayon. Ah, nasa favorite spot siya ngayon. Yes po. Nakatungkan siya doon. Wow. Kasi minsan, kung siya sa likod sa nest niya, so hindi siya masyadong nakikita. Hmm. Suplado pala siya. Yes po. Ay, observe silence. Nakatingin na siya sa akin. Nasaan siya kuya? Yung nasa kahoy. Ayun doon. Ayun po. So here tayo. Hindi ko siya makita. Hindi ko siya makita. Yes po. Yung sa 1,000 na dito. Oo. Nakatingin na raw siya sa amin guys. Yes po. Ang ganda nga naman niya. Okay. Parang Baguio. Parang Baguio pala to. No? Oo. Cute. Ayan siya. This one here is Bigo po. Yung sa 1,000. Ayan siya. Nasaan ba? Ang taas po. Niya, no? Ayun siya, ayun. Ah, ayun! Ayan po siya. Ayun ang tingin ko, ayun na pala siya. So, kaya siya dyan, ina-allowed siyang lumipad-lipad. Ayan siya. Hindi po. Ayan si Bigo. They need to protect the Philippine eagle due to the spread of bird flu po. Ah, okay. Ang laki ng cage niya. Yes po. Wow. Ang ganda nga naman talaga niya, no? Wait, can take a selfie with your 1,000 po na pa. So, no, minsan, tapos nandun siya talaga sa likod. Pero dyan yung favorite spot. Favorite spot siya. Yes po, yan siya. Ayan po yung picture niya. Sa board. Vigo! Vigo, Vigo! Nakatingin na siya, no? Vigo! Yes, so, ganyan yung ulo niya po. Kasi nagpo-focus na sa tinitingnan niya. Kasi yung mga mata nila is 8 times powerful din yung eyes. So, wow. They can zoom in and zoom out. Parang binoculars. So, ganyan siya. Ayan siya guys, si Vigo. Meet Vigo! Ang sikat na eagle dito. Ayan siya, story of Vigo. O, diba? Siya ay nasa 1,000 bill. Ito here. Ayan. O, diba? Siya to guys. Ito siya. Siya yan. Ha? Yan ang picture niya. Ayun ang actual niya. Actual. Ang cute niya. Ang laki ng cage niya. Wow. Talagang, ano, talagang malaya siya dyan. Ano lang, no? Nandun po siya sa Raptor Garden po last 2017. Yan yung nakakuha ng picture sa kanya. Guest lang din namin po. Yung picture na nasa. Yes. Ay, ang galing, no? Ganun yung hanap ang DSP. Yung parang nakaganan siya. Yes, well, that is a sign of aggression upon Philippine. Pero parang ay, sa 1,000 bin may ano-ano siya dito. Ito yun yung parang ayan ganun. Po, he's getting aggressive okay. Sa picture na yan. Pero po. Since may tinitignan nga siya ngayon. Ganyan siya po. O, ganyan sa kapag kalma siya. Ang cute. Ito yung siya, oh. Kapakita ko sa inyo. Yan. So, siya nga talaga yung nasa 1,000 peso bill. Pagkalma siya, yan. Yes, yung nangyayari ngayon, yan. Na hindi nakataas sa mga balahibo.
So, Mini, medyo galit siguro siya dito, no? Aggressive siya nung kinunan. Ganda niya. Galing. Meron na po isa yun po, si Marquette. Sino naman yun? Si Marquette po. Si Marquette. She is rescued from Zamboanga and right now she's not able to produce eggs anymore because she had a traumatic experience when she was shot by 3 argentelets found embedded in her body. Shot din siya. So that caused her a wing injury and then na-traumatized siya. Hindi na siya namin ito. Kawawa naman. Malaki si Marquette and Pedro. Oo nga, laki niya. The female Philippine eagles are larger than the male because it produces eggs. Philippine women. Eagle. Yes po, in the wild, konti na lang po, in the wild is endangered na yan eh, no? Endangered na rin yan eh. Yes po, critically endangered na talaga. 392 na lang sila natitira ito tayo. Si Beagle, male yan. Yes po, male siya. 13 years old and he is already a active semen donor for cooperative artificial insemination. Wow, ipapadami na ng lahi ito. Yes po. Kasi nga endangered na siya. Then yung keeper niya is si Sir Bong. Yun na po yung tinuturing niya na asawa niya. Human imprinted po yung tao sa Philippine model yung tinuturing nila yung asawa yung tao. Yes. Ang galing, no? So, nung kinuhaan siya dito, nandun siya sa yes po, dun sa mga white-bellied sea eagles po. Walang partition po sa picture. Kaya ang ganda. Opo. Ganda nga nung pagkakakuha pala sa kanya, no? Ganyang galing. Ano po, pera. Yung na-picture sa kanya po, sinabi niya yung picture in the DSP. Then yung entry niya yung na-picture. Wow. Yes po. May bayad yun po niya. Hindi po ako sure po. Meron din yun kasi. Yes po. Kasi siya na sila mag-asawa po is sa pairing daw, meron muna silang courtship or ligawan for about 2 years. Oh, wow. Sa 2 years silang ligawan po, yung lalaki na Philippine Eagle is magbibigay siya ng mga pagkain, mga dahon din, mga sanga, then ilulusot niyo sa partition sa gitna ng dome. Wow. So, mayroon partition for boundary para sa protection nilang dalawa po. Oh, wow. Para hindi sila makawin. Grabe sila, no? Oh. Para pala yung mga leon. Yes. Ganun ang mga lion eh. One true love pala sila, no? Yes po. Oh, those, ayun po si C-Sharp and Lottie. Those are the Philippine Southern Hawks Eagles. Kukute nila. Ito yung mga maiingay eh. Ayan, nalaman nyo na kung paano magmahal ang eagle. Yes po. Nalaman nyo. Grabe pala sila magmahal. Kapag nagustuhan na babae na Philippine eagle, yung lalaki po is, they're already compatible that tatanggalan nyo yung partition or boundary sa gitna ng dome. Then, kapag hindi naman po nagustuhan ng babae ang lalaki po is, papalitan ang lalaki. And then, and another 2 years na naman, mangliligaw po yung bagong Diyos lalaki. Diyos po, talaga may 2 years pa na courtship dito. Yes po. Mm-hmm. Kaya hindi siya ganyan kabilis dumadami. Ay, kuya, kapag pala nanganak. Every 2 years lang talaga sila nanganak. Ay, every 2 years. Yes po. Kaya pala siya endangered. Kaya sa 36 years na nagpa-function ng Philippine Eagle Foundation po, 29 lang na eggs sa 36 years. Grabe naman sila mag-family planning. Kasi meron sila talagang, parang binipili nila yung magugustuhan. Yes nila. Po, lifelong trust sa kanila. Parang till death do us part. Wow. Yes po. Si Bigo ba? May ano na? Ah, yung partner niya po. Thank you po. Yung partner niya po, si Sir Bong. Yung dumaan kanina, yung parang mataas yung hair, then makapal yung balbas. May ano na siya, wala po. Bang wife? Meron naman siyang wife po. Pero si Sir Bong, isini na siya nagpapagupit na nagtitrim ng balbas niya kasi hindi na siya makikilala ni Bigo. Ay! Kapag nagbago yung face niya or yung fish, ano niya, is hindi na siya makikilala ni Bigo. Eh si Bigo, parang pwede siyang kumatake kasi lang po. Oo nga, no. Meron siyang gano'n. Ay, so talagang kapag hindi niya kakilala, yes, kuya, then, pwede niya atakihin. Perfume, hindi rin, bawal din po magbago. Ang perfume? Yes. Kasi paano kung face out na yung perfume? Oh my God. Yes po. Oh, sige. Sige, thank you, kuya. Dave po. Dave, ayan. Si kuya Dave. Hanapin niyo siya pag pumunta kayo dito, ha? Thank you. Saan ba labasa na yun doon? And guys, tapos na kami dito sa loob ng Philippine Eagle Center. Sobrang ang ganda ni Bigo. Kahit malayo siya, makikita mo yung ganda niya. At nakakatuwang malaman yung history ng mga eagle. At kung paano sila magligawan. Ha! Nakakatuwa. Kita naman natin ang piece, ang story. Yung story behind ng mga eagle. Nakakatuwa lang. Talaga ako guys sa mga gantong ano. Para tayo nag-field trip. Putik-putik pa. Ito yung na-miss namin kasi. Siya tayo nasanay sa ano, city eh. Siyempre, matagal na tayong graduate. Oh,
Ngayon naman tayo field trip. Nature tayo. Nature naman tayo. Mukha nga itong ano eh. Kamukha ng Nayon Filipino. Teka, may dadaan. Saka napakaswerte natin na nakita pa natin siya, no? Yes. So, syempre, hindi mo sure kung hanggang kailan yun mabubuhay. Correct. At least, buhay pa siya. Nakita na natin siya. Sino yun? Si Vigo. Vigo. Double G yun. Vigo. Yan, palabas na tayo dito. Ang next naman nating destination ay yung Jack Ridge. Bali, doon na rin tayo mag-lunch. Overlooking daw yon at mapresko. Kaya, doon ang next natin. Nakakatuwa. Nakakatuwang malaman ang history ng Davao. Actually, yung driver namin, guys, totoo lang, napaka-informative niya. Talagang pinapaliwanag niya lahat. At pati yung mga political history dito, pinapaliwanag niya. Ang galing. Yan, labas na tayo. May mga souvenir shop din dito pag nagustuhan yung bumili. Yan. Meron din. Let's go na. Dito tayo sa next destination. Balik na tayo sa sasakyan. Guys, 12 na. Gutom na tayo. Kain na tayo. Ito eh, Limborac. Yan guys, nandito na kami sa Jack's Tapos Ridge po Restaurant. Enjoy po kayong dalawa ni Ma. Sige enjoy po. Kayo, mag-enjoy kayo dyan. Sige kuya. Text ko na lang din kayo. Hindi, nandun lang ako sa may labas. Sige po kuya. Sige po. Sige, pagkatapos yung kain, baba kayo doon na maganda doon. Sige po. Sige po. Thank you kuya. Sige po. Yan, welcome to Jack's Ridge Restaurant. Tara na, order na tayo. Let's eat. Let's eat at magbawan na kasi. Kailangan na natin mag-lunch. Ganda, overlooking dito. Ay, paganto pa sila ha. Happy New Year and Valentine's. Ito lang ma'am. Ito lang. For ito po, pwede mong doon ba? Thank you. Thank you. Ganda dito guys, mataas. Ang ganda. At mga masasarap ang pagkain. Filipino food. Okay po. Kay something niya, di ba? Ganda. Ganda ko ba? Ganda ng view. Ganda ng view. Mahangin mo. Ito na ako. Ito na siya. Ganda ng view. Parang siya doon sa view. Ito na ako. Ito na ako. Ito na ako. Order nga pala namin ang sinigang at chicken barbecue. Mas dalawang rice, mas drinks. Patayin na lang natin yung order. Ayun guys, ang Samal Island. Kaharap lang. Wow! Kita-kita na pala diba? Saan kaya dito yung pussy? Tumatanaw. Area pala siya na mataas na parang
habang kumakain. Ganda, di ba? Gandang experience. And let's eat, guys. Dumating na aming order. Sinigang na hipon, chicken barbecue. Wala pa yung drinks namin. Na mango juice saka buko juice. Sinigang so, let's eat na. Ita tayo. Let's eat. Sinigang. Guys, bababa kami ngayon. Gabi na. 6 o'clock p.m. guys. Kain ng dinner. Pero dito na lang kami sa hotel. Yeah. Tatry natin guys, lagi. Kain tayo doon. Hindi pa kasi kami nakakapag-libot-libot talaga dito simula nung dumating. Oo, kasi busy guys. Yes, wow, ganyan siya sa night. Wow, ito pala itsura nito sa gabi. Guys, itong halaman na ito ay paboritong-paborito kong halaman. Ano nga ba at yan? Ito ay very swerte, guys, sa business. Ano nga ba yan? This is Sahod Yaman. Ah, Sahod Yaman. I like it so much. Sahod Yaman. So, dito, libot muna tayo. Tingin tayo. Naman ang puli video na. Kaya nga. Para sarap maligo, guys. Pero ayoko nilalamig. Bukas na lang, guys. Alam niyo, guys, kasi dito, ang lakas lagi ng hangin sa gabi, pero di mo ulan. Yan yun naman, oh, hinahangin-hangin na yung buhok nyo. Magulo na agad. Magulo na agad. Ganda. Wow. Napakaganda ng two-seater. Sobrang relaxing dito. Sarap lagi ng tulog ko dito, guys. Ang haba. Lagi siyang tulog na tulog. Sobrang tahimik kasi. Ang sarap pag-relax. Relax muna bago tayo kumain. Sila. Ayaw namin ng buffet. Hindi rin naman kami masyadong fan ng Chinese food. So baka dito kami sa lobby kumain. Mga a la carte lang. Ayan, papakita namin sa inyo ang gym nila. Ayan, kita-kita ngayon. Haba pa pala yun. Ay, hindi, sa lamin pala yun. Hindi na tayo ng gym, guys, sa sobrang dami natin pinuntahan, nilakaran. Oh, parang natagtag na rin naman kami. Ano to? Office. May spa sila. Hindi ko mabasa yung spa. Parang Thailand, numb. Ano? Numb? Oh, numb. Nag-inquire nga ako kung magkano. Thank you.
tugtog. Tugtog talaga dito sa lobby. Nakaka-relax talaga. Ganda, no? Tapos ito pa yung view niya, oh. Tsaka meron pa ganito, guys. Totoo to, guys. Buti nga hindi ko pa siya kinakain. Joke lang. Kahit yung mga nandun sa harap sa may money tree nila, no? Totoo lahat siya. Yung fruits. Pwede siya kainin. Pwede sign. Relax lang tayo kasi last night na natin dito sa... Yeah, it is our last night. And talaga naman sobrang ganda dito sa Davao. Sobrang ganda na experience. Very relaxed. I'm so happy to be here. And I hope, guys, makarating din kayo dito. Okay. Pakita natin ulit si... Kaya nag-decide kami na dito na kumain. Para naman ma-enjoy naman natin ang hotel. Oo, this time. Try natin yung hotel. Natin ang endless love ni Kuya. Medyo marami tayong nakain these past few days. Healthy yeah. Tayo, guys. Healthy living. Matsaka tayo, guys. Pero matunawa naman tayo. Inanamnam niya pa eh. Oo, guys. Kasi ito, mamaya kamomile, mamaya antokay na tayo, guys. Bango. Ayan guys, dumating na ang aming order. Ang in-order ko ay spaghetti at sa kanya naman ay carbonara, guys. Carbonara. Ano ang order namin para medyo light na lang ang kain ngayong gabi. Mahilig siya sa bread. Mahilig siya sa bread. Mm-hmm. Malamang nga hihingiin pa niya sa akin yung bread ko eh. Let's eat, guys. Let's eat. Kain po tayo. Ay, kain po. Yan guys, tapos na kaming kumain. Nabusog kami sobra. Sarap ng pagkain namin. Nabusog ka ba? Yes, thank you. So ngayon, nakakita ulit kami sa room para makapagpahinga na kasi mag-i-empakin pa kami. At bukas ay uwi na kami. Back to home. Back to reality. Back to work. Bukas ulit. Kaya natin kung ano magagawa pa natin bukas ng umaga. Habang nilinintay tayo na check-off. Malibang kayo, guys.